Sa gitna ng iringan, lumipad pa Vietnam si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para pirmahan ng ilang kasunduan. Pero bago umalis, kapansin-pansin ang tila tidmahan nila First Lady Liza Araneta Marcos at VP Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Halos kompleto ang buong gabinete sa departure ceremony kay Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos bago tumulak pa Vietnam kahapon. Bago umakyat ng eroplano, parehong nakapwesto sa may hagdanan sina Vice President Sara Duterte at Executive Secretary Lucas Bersamin. Kinamayan sila ni PBBM pero dumiretso lang ang First Lady. Mas nahalata ang pandededma nang balikan ni Liza si Bersamin sa kaniyakap at bineso. Pero nilagpasan niya lang ulit si VP Sara sa kanauna ng umakyat pa eroplano. Nangyari yan isang araw matapos bakbakan ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang first couple. Tinawag na bangag at drogista ni Duterte si PBBM habang utak daw ng People's Initiative ang First Lady. Sa kabila ng issue, tumuloy sa biyahe ang Pangulo. Pagdating sa Vietnam, mainit silang sinalubong ng mga OFW. Kasama ng Pangulo sa biyahe si National Security Council Head Eduardo Anyo at Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan. Makikipag-usap sila sa Vietnam para tiyakin daw ang pananatili ng kaayusan sa South China Sea. Tulad ng Pilipinas, may inaangkin ding teritoryo ang Vietnam sa South China Sea. Ngayong araw, nakatakdang magpirmahan na isang maritime agreement ang Vietnam at Philippine Coast Guard. Para naman maging mapayapa ang South China Sea. Alam natin maraming nangyayari diyan at mas mainam na meron tayong usapan para hindi naman magkagulo, para maiwasan natin ang misunderstanding. Bukod sa maritime cooperation, agrikultura at food security ang isa pa sa pangunahing pakay ng Pangulo sa Vietnam. Ang Vietnam ay kilala bilang isa sa pinakamalaking producer at exporter ng bigas. Kaya inaasahang mapipirmahan din ang isang Memorandum of Understanding para makapag-import ang Pilipinas. Pagka tayo ay nagkukulang ng bigas sa Pilipinas, ang ginalapitan natin lagi ang Vietnam. Ngayon, pinapatibay na natin, sana yung produksyon natin ay dahan-dahang aakyat, o wag na dahan-dahang, maaakyat agad. Ngunit, hanggat dumating yung araw na yun, ay ganun, gumagawa tayo ng mga trade agreement sa kasamang Vietnam. Ngayong araw, siksik ang schedule ni PBBM dahil nakatakda siya makipag-meeting kay Vietnamese President Vo Van Quang at Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh. Pagsapit ng gabi, saka siya babalik pauwi sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.